Nung isa po mayroong isang kwento tungkol kay Nelson Mandela, ang sikat at inspirational na presidente ng South Africa. Siya daw po ay pumasok sa isang restaurant para kumain. At habang kumakain daw po itong si Nelson Mandela, may namukhan siyang isang tao na kumakain din sa loob ng restaurant. At napansin daw po ng mga bodyguard ni Nelson Mandela ito. Itong tao na minamataan ni Nelson Mandela ay nanginginig, pinagpapawisan, at hindi makakain ng mabuti. Yan naman po itong presidente, pinatawag niya yung waiter at nag-order po siya ng pagkain, pinabigay niya dun sa taong nanginginig at pinagpapawisan. Pagkatapos pong kumain ng tao, siya po ay tumayo at lumapit sa presidente. Siya'y nagpasalamat at dali-daling umalis. Tinatanong ng bodyguard ng presidente kung kakilala ba niya yung taong yon. At sumagot po at nagkwento itong si Nelson Mandela. Sabi niya, siya yung gwardiya na nagbabantay sa akin nung kinulong nila ako. At araw-araw, tinotormento niya ako, pinapahiya ako, binubugbog ako. At pag ako ay nakahandusay na, iihian pa niya ako. Araw-araw niya akong pinapahirapan. At ngayon na nakalaya na ako at naging pa akong presidente, natatakot siya, kala niya maghihiganti ako sa kanya. Tinatanong po nila, bakit hindi ka naghiganti? Nasa iyong kapangyarihan para pakulong siya. At sabi po ni Nelson Mandela, na ang kasamaan ay hindi mo mapupuksa kung magiging masama ka rin. Evil will not stop if we are evil ourselves. Hindi po ba isang milagro ang hindi paghihiganti kahit na ikaw ay sinaktan at pinahiya? Ito ang dahilan bakit tinuturuan tayo ni Jesus. Ipagdasal natin ang ating mga kaaway. Maging mabuti tayo sa mga nakakasakit sa atin. To turn the other cheek, to be kind to those who persecute us. Because Jesus wants us to create a miracle in our life. Simple lang ang paggawa ng milagro sa ating buhay. Just be kind to your enemies. Sabi nga ng ating Panginoon, pag marunong kang magmahal sa iyong mga kaaway, ikaw ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Pero kung magpapatuloy ka sa pagnanasa mong maghiganti, ikaw ay makakagawa ng sumpa sa iyong buhay. Dahil pag ikaw ay naghihiganti, kahit na nakapaghiganti ka na, hindi pa rin sapat sa iyo. No one gets satisfied by taking revenge. No one gets fulfilled by getting even. Pag ikaw ay naghiganti, imbis na mabuti ang iyong mararamdaman, masama. Kung gusto natin ang buhay na masaya at mabuti, sundan natin ang payo ni Jesus. Pray for your enemies. Love them. Forgive them. Do not desire to get